Ang kinikilalang pinakamalakas na babae sa mundo. We all know itong si Big Mom e kasapi ng legendary pirate crew na Rocks Pirates. Bata pa nga lang itong si Big Mom e naturally na siyang malakas. In fact, during nga sa oras na mapunta siya ng Elbaf, which is 5 years old pa lang siya sa oras na to, e sumira na nga siya ng isang village dahil sa pagwawala o tantrums niya. At nung umidad naman ng 6 itong si Big Mom, e dito na nag-umpisa yung karir niya sa pagiging pirata. Sa murang edad nga nitong si Big Mom, e nakatanggap agad siya ng 50 million belly na bounty. At sa lumipas nga na panahon, e naging tanyag na siyang pirata at bumuo ng mga anak na iba't ibang lahi. Ngayon e mapunta na tayo sa main topic natin. Ano nga ba ang pwedeng gawin netong si Big Mom sa nangyayaring labanan ngayon sa isla ng Onigashima? Paano kung hindi siya mamatay ngayong Wano Arc? Bali may dalawa nga akong senaryo o idea kung paano makakaligtas itong si Big Mom sa nangyayaring labanan ngayon sa Onigashima. Kumbaga itong senaryo na sasabihin ko e kung sakali mang mabuhay siya ngayong Wano Arc. Since alam naman nating itong Wano Arc e ang pinaka main boss dito e si Kaido. Anyway, ang unang senaryo natin ay yung betrayal. Ikalawa naman ay yung amnesia. Unahin na natin itong amnesia. Nasaksihan nga natin sa mga nagdaang chapters kung paano mawalan ng alaala itong si Big Mom. Pagtapos mapigilan ni King yung pag-akyat ng barko nila sa Wano. At muli ngang nagbalik yung alaala niya nung time na muli siyang ma-headbutt ni Queen sa ulo. So ang idea dito ay maaaring matrigger na naman itong amnesia ni Big Mom once na matamaan na naman siya sa ulo niya ng malakas na atake. Dahil nung time nga na hin-headbutt siya ni Queen nung nawala yung alaala niya ay kapansin-pansin na sobrang lakas ng atake na nasa loob ni Big Mom. And currently nga sa nangyayaring labanan ngayon sa Onigashima, eh syempre itong si Luffy at Eustace Kid, eh alam naman nating capable o kayang-kaya nilang dalawa yung ganitong kalakas na atake. Kaya possible na maulit yung pagka-amnesia ni Big Mom. Bali ano bang nangyari kay Big Mom nung time na nagka-amnesia siya? Di ba para siyang bumalik sa pagkabata nung time na makita natin siya noon sa Elbaf? During nga sa time na yon, eh ang gusto nga lang niya eh sabay-sabay silang kumain ng mga kapwa orphans niya. Sobrang bait nga rin niya at talagang masunurin kay Mother Carmel. Bali nung time naman na nagka-amnesia siya pagtapos niyang mahulog sa waterfalls, eh naging sobrang bait naman neto kila Utama at Chopper. May time pa nga na naipag-away itong si Big Mom dahil sa pagkain. Dahil sa gusto nga lang daw niya tong i-share sa mga villagers. So kapansin-pansin na talagang bumait si Big Mom nung nagka-amnesia na siya. And itong personality nga na to ni Big Mom pag nagka-amnesia siya, eh bumabalik rin dito yung desire niya na pagkaisahin ang bawat nila lang sa One Piece. Yes guys, sa mga hindi nakakaalam, eh ang ultimate dream nga netong si Big Mom, eh ang gumawa ng mundo na magkaisa ang bawat species sa One Piece. Kaya nga kung mapapansin nyo, eh iba't ibang races yung mga anak niya. Alam nyo, nakakatawa isipin no? Na itong pangarap ni Big Mom na pagkaisahin ang bawat species sa mundo ng One Piece, eh halos nakadikit dito yung tema ng One Piece, which is patungkol sa kalayaan. Kaya magtataka ka kung bakit masama itong si Big Mom since para naman sa kabutihan yung pangarap niya. Ngayon eh dito na papasok yung pwedeng maging senaryo. Possible na alongside sa pagtotoos ni Big Mom sa current supernovas na kaharap nila ngayon, eh pwedeng matamaan na naman sa ulo itong si Big Mom. At pwedeng ito yung mag-trigger para mawalan na naman siya ng alaala. At syempre dahil sa nature na kapag nawalan ng alaala si Big Mom eh nagiging bata na naman siya o bumabait siya, eh pwedeng ito na yung time para kalabanin niya si Kaido. Bali paano naman matitrigger na kakalabanin niya nga si Kaido? Kung maaalala nyo guys ah, nung time nga na nawalan ng alaala itong si Big Mom, eh si Utama yung pinaka-close niya. And sa nangyayari nga ngayong gera sa Onigashima, eh saktong nandito rin si Tama. So ito kaya yung purpose ni Tama kaya siya nilagay ni Oda sa Onigashima? Pwede, ba? Diba? Anyway, kung napansin nyo guys during Whole Cake Island arc, eh itong pag-iiba nga ng emosyon ni Big Mom eh heavily implied na pinapakita sa atin ni Oda na ito yung parang weakness ni Big Mom. Dahil kung matatandaan nyo nga during sa time na nasira yung picture frame ni Mother Carmel, eh ito na rin yung time na nagwala itong si Big Mom. Kung saan eh hindi nga niya makontrol yung lakas niya. Even yung mga anak niya eh hindi nga rin
siya makontrol. Even during nga sa time ng flashback kung saan bata pa itong si Big Mom, nakita nga rin natin na dahil lang sa semla o yung parang tinapay, marami siyang nasaktan ng mga higante sa Elbaf. So ang pinopoint ko dito halos binibigay na sa atin ni Oda na itong emosyon ni Big Mom ang tanging niyang kahinaan. Kaya kung saaling mang magka-amnesia siya o mawala na naman siya ng alaala, malaki yung possibility na babait siya gaya ng sinabi ko kanina. At si Tama yung magiging susi para kalabanin ni Big Mom si Kaido. Anyway, ang ikalawa namang senaryo sa pwedeng gawin ni Big Mom yung betrayal o pagtataksilan niya si Kaido sa alyansa nila. Dito medyo hinihint na nga sa atin yung possibility na to. Since nakita nga natin sa mga nagdaang chapters na inaalok mismo ni Marco the Phoenix si Big Mom na kalabanin na si Kaido. At instead, kumampi na sa puwersa nila. Pero sinabi nga ni Big Mom kay Perospero na alam daw niya yung ginagawa niya at magtiwala lang daw sa kanya. So para sa akin, medyo okay naman tong idea na to na magbe-betray si Big Mom kay Kaido. Pero feeling ko, mababa yung possibility na to. Since kitang-kita naman natin kung gaano kagalit na galit itong si Big Mom sa tuwing may kita niya yung pagmumuka ni Luffy. Pero pwede rin na kapag dumating na nga yung time na talagang matatalo na ni Luffy si Kaido at si Big Mom na lang yung buhay, pwedeng kidnapin o kunin ni Big Mom si Nico Robin. Since nabanggit nga ni Big Mom kay Kaido at aware din siya na kayang makapagbasa ni Robin ng ancient language. At isa pa may pagka-foreshadowing nga rin to sa nangyari during Zoo Arc. Kung maaalala nyo sinabi nga ni Neko Mamushi kay Robin na dapat daw siyang mag-ingat. Since yung kakayanan nga daw niyang makapagbasa ng mga poneglyphs, makaka-attract daw yan ng mga kalaban na gustong puntahan yung Love Tail. At dito sinabi nga ni Robin na wala daw siyang pakialam dahil meron nga daw siyang mga kaibigan na talagang malalakas na kaya siyang protektahan. Bali kung magkataon man na ganito nga yung gagawin ni Big Mom at kukunin niya si Robin, parang magiging parallel lang tong senaryo na to sa nangyari during Enies Lobby Arc. Kung maaalala nyo, during Water 7 Arc nga, kinuha rin ng CP9 itong si Robin. At during Enies Lobby Arc naman, muli siyang naibalik sa Straw Hat Pirates. Alam ko parang medyo pilit yung ganitong senaryo. Since parang finoforce na nga natin itong parallel na to. Pero kung saalimang mangyari nga yan, pwedeng dumiretso bigla itong si Big Mom sa Elbaf. Since itong isla nga na to, yung pinakamatunog na lokasyon ng ika-apat na Road Poneglyph. And kung mangyari nga to, dito na magkoconnect-connecta lahat. Isipin nyo guys ha, bukod nga sa dati nang nandito si Big Mom sa Elbaf, at sinasabing gusto ring puntahan ni Usopp itong isla na to. Nung mga nakaraang chapters nga rin, pinakita sa cover page yung kwento ni Chiffon at Lola. In fact, inang cover page nga rin yung nagdaan bago matapos itong cover story nila, diba? All in all nga, may 46 chapters na kinover itong storya ng pamilya ni Lola at Chiffon na ang ending nagkajowa si Lola. So feeling ko mahalaga itong kwento na to na pinakita sa atin ni Oda para sa mga susunod na mangyayari arc. Dahil kung maaalala nyo, yung prinsipe nga ng Elbaf si Loki. At itong si Loki nga tinanggihan mismo ni Lola para magpakasal. So kung saali mang mapadpad ng Elbaf, itong sila Lola at Chiffon, magiging reunion yon para kay Big Mom. Dahil kasama na nga rin nila Lola at Chiffon yung tatay nilang si Pound. At isa pa, marireunite rin si Loki kay Lola na may bago ng baby. And isa pa, marireunite rin itong si Lola kay Nami. Na alam naman nating naging close din sila during Thriller Bark Arc. So ang daming pwedeng kumonekta na senaryo kung saali mang mapunta ng Elbaf si Big Mom at daladala nga niya si Nico Robin. And kung isasama pa nga natin yung idea na hawak ni Shanks yung Elbaf at nandun siya ngayon, pwedeng magsama sila ni Luffy para matalo si Big Mom, diba? At dito na rin maa-apply yung theory na si Shanks daw yung parang gatekeeper ng Love Tail. Anyway, ito lang naman yung masasabi ko sa possibility na pwedeng mangyari kung saali mang hindi mamatay itong si Big Mom ngayong Wano Arc. Kayo ba guys, anong thoughts nyo dito? Ano bang mangyayari kay Big Mom pagtapos ng Wano Arc? Tuluyan ba siyang matatalo ni Luffy? Makakaligtas ba siya? O may iba pa kayong naiisip? Bali kung may sagot kayo, comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. At kung saaling nagustuhan nyo naman itong video na to, huwag na kayong mahiyang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga yung like nyo para sa ating channel. At syempre, huwag nyo na rin kalimutang pindutin yung subscribe button para lagi kayong updated pag may bago tayong upload na video. So yun lang. Peace!